Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay nasa ikatlong kabanata na tayo ng ating kwento. Ngunit bago tayo magpatuloy, please hit the subscribe button as well as the bell icon. At huwag din kalilimutang i-like ang ating video. Gracias! Nakita ni Liam kung paano natigilan ang babae. Hindi lang ako basta dadalo sa event ng St. Camille. Aniya, lahat ng mga sinabi mo kanina, gagawin ko. Magdadala ko ng mga kagamitan gaya ng old jerseys, jackets, t-shirts, wristbands, caps and basketball, and anything I know that my fans would value. At ipapa-auction natin yon. Dagdag pa nito. Hindi pa din kumibo si Cheska. She opened her mouth but said nothing. And here's an additional bonus. Dagdag pa ni Liam. Ii-sponsor ng Bautista Group of Companies ang lahat ng t-shirts ng participants sa mga game events ng mga scholars. Ang tinutukoy nitong kumpanya ay ang Bautista Group of Companies na kumpanyang pag-aari ng mga Bautista na nagmamanufacture na rubber shoes, t-shirts, socks at iba pang sporting goods. Noon lamang natauhan ng babae na may wang ito at ngumiti ng plastic. Ha! Ano to, Mr. Bautista? Ginugudtay mo ba ako? Wika nito. Of course not! Bakit? Hindi ba ako mukhang seryoso? Tugon naman ng binata. Muling bumalik ang pangungunot ng noo ng dalaga. Iniimbita mo ako sa private island mo kapalit ng pagdalo mo sa benefit game? Sumingkit pa ang mga mata nito. Yes, unless you have a boyfriend. Tugon naman ni Liam. Kahit wala akong boyfriend, wala akong balak sumama sa'yo. At kung talagang gusto mong tumulong, tutulong ka ng walang anumang kondisyon at hindi ka mag-iinarte. Wika naman ni Cheska. Wait, before you say no, i-describe ko muna sa iyo kung gaano kaganda ang private island ko. Everyone who'd been there fell in love with the island. It's really an oasis for all the hard works and efforts I've exerted for this benefit game. Sa tingin ko, kailangan mo ng break. Tahimik ang lugar na yon. Napaka-relaxing din ang place. Wala akong pakialam kahit kasing ganda pa ng Boracay at kung anumang beach sa Maldives yung island mo. Bakit naman ako sasama sa'yo? Tugon naman ni Cheska. Okay. Kaya kita iniimbita sa private island ko ay dahil gusto kitang makilala ng mabuti. Paliwanag naman ni Liam. At bakit naman? Pagtataray naman ni Cheska. I find you an interesting person. Umarko ang mga kilay ng babae. What made you think so? I don't know, basta there's something in you that caught my attention. He smiled naughtily. Iyon lang? Tapos iniimbita mo na ako sa private island mo? Ani naman ang babae. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo, Mr. Bautista. Kahit household name ka pa, hindi pa din kita kilala. This is the only second time na nagkita tayo. Kaya bakit ako magtitiwala sa'yo? Mukhang masama ang impression mo sa akin, Miss Belena. Iniisip mo bang may balak akong gawing masama? May pinangangalagaan akong pangalan. Do you think sisirain ko yun by taking advantage of you? Paliwanag naman ni Liam. Kahit na! Kung dinner invitation lang yan, baka pagbigyan pa kita. Tugon naman ni Cheska. Anong mangyayari sa dinner lang? Isa o dalawang oras lang tayo magkakasama. Bumakas ang pagtataka sa buong mukha ng babae. Well, hindi kita pipilitin kung ayaw mo talaga. But don't expect my presence. Pangungonsan siya naman ni Liam. Anyong lalong nainis ang babae? Mayabang ka pala. Anito.
Akala ko pa naman, ang mga taong katulad mo na malaki ang kapasidad tumulong ay may puso para sa charity. Of course, that's why I'm donating money to your foundation. Nagsasayang lang pala ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo dahil mukhang hindi mo naintindihan ang point ko. Alam mo, Miss Villena, this past few months, ayoko talagang lumalabas, lalo na't pinagpepestahan ako ng mga sports writer at kinukulit ako kung totoong bagay-retire na ako. Ngunit pagbibigyan sana kita. Dadalo ako sa event nyo. Total, for a good cause naman. Kaya nga lang, kailangang paunlakan mo din ako. Sorry ka. Ngunit ayokong magpatupok sa apoy. Madami akong nadidinig na playboy ka daw. And that makes you dangerous. Humalakak ang lalaki sa nadinig. Iyan ba ang dahilan kaya ayaw mong magtiwala sa akin? Wika pa nito habang nakangisi. Oo, mahirap nang madikit sa sikat at controversial na katulad mo. Tahimik ang buhay ko, baka biglang lang gumulo. Napaumis ang lalaki. You really amuse me. Kanina mo pa akong sinusupladahan. Alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng tumato sa akin ng ganito? It's either kamukha ako ng ex mong nagpaiyak sa iyo o team ko ang tumalo sa favorite mo noong championship game. Well, for your information, Mr. Bautista, wala sa dalawa. Hindi naman ako nagpunta dito para magpakit sa'yo. Ang cooperation mo lang sa fundraising project namin ang hinihingi ko upang maayos namin ang event. Ngunit hindi ko alam kung saan-saan na pumupunta ang usapan. Binitbit na nito ang handbag nito. Alis na ako. Wait! I haven't offered you anything yet. Pigil sa kanya ng lalaki. Mahalaga sa akin ang bawat oras ko. Madami pa akong magagawang mas importanteng bagay kaysa ang makipagtsikahan sa'yo. Sagot naman ni Cheska saka inirapan ang lalaki. Ang sungit mo talaga? Naiiling ngunit nangingiting sabi ng binata. Can't we be friends, Cheska? Iniabot niya ang kamay niya dito. Ngunit tiningnan lamang ng babae iyon. Alanganing ngiti ang sinagot nito sa kanya. Magiging friends lang tayo kung sisiguraduhin mo sa akin pupunta ka sa event nang walang kondisyong hinihingi. Wika naman ni Cheska. Mahirap ba ang kondisyon ko? Kung ibang babae yan, baka nagkandarapan na. Makuha lang ang opportunity na makasama ako sa aking private island. Wika ng lalaki. Pwes, hindi ako. Taas noong sabi naman ni Cheska. At paano na ang event? Nangongonsan siyang tingin at ngiti ang ibinigay ng lalaki sa babae. Well, hindi kita pipilitin. Hindi ako nagmamakaawa sa harap mo para lang makuha ang sagot mo. Palaban namang tugon ni Cheska. I'm sure magbabago din ang isip mo. Ikaw na din ang may sabing importante ang present ko sa fundraising event nyo. Wika naman ng lalaki. Tumaas na ang kilay ng dalaga. Anyong naiinis na talaga ito. At hindi na din niya naawat ang lalaki nang lumapit na ito sa pinto ng visitor's room. Thanks for your time, sabi nito. At basansya ka na kung nakulit kita. Ganito kasi kahirap ang trabaho ng isang volunteer worker. Kailangan makulit ka kung iyon ang tawag mo doon. Kung hindi kasi sa tulong ng ilang private organizations, companies, at mayayamang individuals na may malalaking puso, mahihirapan kaming maisagawa ang mga projects at program namin. Paliwanag ni Cheska. I understand, kaya nga kung ako sa iyo, tatanggapin ko na ang deal na inoffer ko sa iyo. Sagot naman ni Liam. Hindi na kumibo ang babae. Diretsyong lumabas na ito ng kwarto. Sumunod naman ang binata dito. Nagpaalam at nagpasalamat pa si Liam kina Samson at Des na nadaanan nito sa living area bago nagtuloy sa puting Honda City ng dalaga na nakaparada sa labas ng gate.
hindi niya maiwasang humanga sa magandang katawan nito. Nice curves on the right places and flesh where it was needed. Nakakaakit din ang labi nito. Mas bagay sigurong model ng line of lingerie ito kaysa maging volunteer worker. And what was a beautiful woman doing in charity works? Nang lumulan ito sa sasakyan, ay bahagyang umangat ang laylayan ng damit nito. At tila siya itunukso ng mapuputi at mahahabang legs nito. Cheska, wait! Habol niya sa babae. May I have your personal number? May number? Tila hindi makapaniwalang reaksyon ng dalaga. Yes, sabi niya. Your cell phone number. Tinapunan niya ang lalaki ng tingin na tila nagtatanong kung bakit kailangan itong ibigay ang number sa kanya. It's just a cellular phone number. Ani naman ang lalaki. Don't worry, responsible cellphone user naman ako. Bagaman mukhang napipilitan, ibinigay din nito sa kanya ang number nito. Take care! Bili nito bago sumibat paalis ang sasakyan. Nangingiti si Liam habang sinusundan niya ang tingin ng sasakyan. He did not know Jessica Villena was an interesting woman. Naging kuryoso talaga siya sa babae. Bakit nga ba hindi niya napansin ito noong una silang magkita? Maganda pala ito. Isang kagandahang simple ngunit may dating. Ngayon lang niya na-realize ang tunay na kagandahan at kasimplehan. There was something different in her. Higit ang higit na nakakaakit sa kanya ay ang kawalan nito ng pakialam kung sino man siya. At nagawa nitong i-turn down ang kanyang invitation. To think na may hinihingi itong pabor sa kanya. Hindi nito sinunggaban ang kanyang offer dahil tila napapaso ito sa kanya. Gusto niya sa isang babaeng hindi tinitingnan ang status niya. Tatanggapin mo din ang offer ko, alam ko. Dahil importante sa iyo ang presence ko sa Ivantan Foundation niyo. Bulong ni Liam sa sarili. I couldn't believe this. Naiiling na nasabi ni Cheska habang nagdadrive siya. Maybe, she had a mistake going to Liam's mansion. Attracted ba siya sa akin kaya niya ako iniimbita sa private island niya? Tanong niya sa sarili. Mabuti na lamang at hindi siya nagkamaling kumagat sa pain nito. Kung hindi, ay tila isinubo na din niya ang kanyang sarili sa problema. Ngunit sayang, makokompleto na sana ang event kung dadalo ang lalaki. Sa loob-loob niya. At inaamin niya, sa isang sulok ng kanyang puso, ay may nararamdaman siyang konting panghihinayang. Of course, normal na babae lang siya. May mata sa mga gwapong lalaki at damdamin para humanga. Ngunit nangingibabaw ang kanyang inis sa naging reaksyon ng lalaki sa kanyang sadya dito. Kung gusto niyang tumulong, tutulong siya ng walang anumang kondisyon. Kaya bakit kung ano-ano pang hinihiling niyang kapalit? Hindi din siya makapaniwalang nagawa niyang tanggihan ng offer nito. Naintriga talaga siya sa imbitasyon. Bakit ako? Lahat ba ng babaeng lumapit sa kanya gusto niyang matikman? Akala naman niya, magkakandara pa ako. Dahil lang si Liam Bautista siya? Well, ibahin niya ako. Hindi ako makikipaglaro sa kanya. Hindi niya gustong masangkot sa lalaki dahil tahimik ang kanyang buhay at nakakakuha siya ng kaligayahan sa mga bagay na ginagawa niya, lalo na sa paglalaan niya ng panahon sa charity. Hindi niya gustong madikit ang kanyang pangalan kay Liam Bautista. Lalong hindi niya gustong mapasama sa mahabang listahan ng mga babaeng nagdaan sa buhay nito. Ang haba ng hair ng lola natin! Sabi sa kanya ng kasamahan niya sa St. Camille na si Emmy. Imagine! Napansin niya ang beauty mo kahit nakapalibot sa kanya ang mga naggagandahang models, beauty queens at artista. Bakit ba hindi mo pa siya pinagbigyan?
It's not every day that a man as popular and as gorgeous as Liam Bautista invites you to his private island. Hindi ako makapaniwalang nagawa mo siyang tanggihan. Puna ng babaeng kausap niya. Ikinwento kasi niya sa mga kasamahan ang nangyari kanina sa bahay ng lalaki. Well, you know me, maingat ako. Hindi ba nakakaintriga? Sagot ni Cheska sa dalaga. Kanina lang kami nagkausap ng maayos, tapos iimbitahin na niya ako ng ganoon? Dahil ba may hinihingi akong pabor? Malay ko ba kung anong binabalak niya sa akin sa isla niya? Feeling ko, mapanganib ang lalaking yan. Mahirap na baka ma-inlove pa ako sa kanya. Dagdag pa ni Cheska. Ito naman, napaka-nega mo. Exciting nga yung makakasama mo sa isang private island ang isang lalaking pinapangarap na madaming babae. Saka, paano na ang event? Sabat naman ni Ate Kay na nagtitimpla ng kape. Oo nga. Segunda naman ni Angel. Saka nagsasakripisyo ka din naman para sa mga scholars. Lubos-lubusin mo na. Kapag nasiguro natin ang presence ni Liam Bautista sa event natin, wala nang problema. Alam nyo, nagtatalo din naman talaga ang isip ko kanina. Saad ni Cheska. Gusto kong maayos na ang event, ngunit ayokong isipin niyang nagkandara pa ako sa kanya dahil lang celebrity siya. Paliwanag pa ng dalaga. O ngayon, hawakan mo ng cellphone mo at sabihin mo sa kanyang pumapayag ka na. Payo naman ni Emmy. Wait! Pigil ni Cheska. Bukas na. Nagkatinginan ang tatlong kasama niya. Baka kasi isipin niyang nagpakipot lang ako kanina pagkatapos ipapayag din pala. Paliwanag niya sa mga ito. Nagpakipot na rin lang ako, paninindigan ko na. Sabi niyo nga, it's not everyday na magkakaroon ako ng chance na magpakipot sa isang Liam Bautista. Hindi ba? Dagdag pa ng dalaga at napailing na lang ang kanyang mga kasama. At dito nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Tumupad kaya si Liam sa ipinangako niya kay Cheska kung sakaling pumayag ang dalaga? Yan ay ating abangan sa susunod na pahina ng Aklat ni Evan.